Saksi yan ngayong gabi. 25 batang pinaghahanap matapos mawala habang naliligo sa Taal Lake. Bangkay na ng matagpuan. Utos ni Pangulong Duterte na ipatigil ang operasyon ng isabong, ipatutupa daw agad ng PAGCOR. Higit 1,000,000 pisong alaga ng shabu na samsam sa nabotas. 2 suspek arestado. Bangkay na ng matagpuan ang 2 minor de edad na nawala habang naliligo sa bahagi ng Taal Lake sa Balete, Batangas. 3 iba pang bata ang pinaghahanap. Ang iba pang detalye, saksihan, maya-maya lamang. Igan, ipatutupad agad ang PAGCOR ang utos si Pangulong Duterte na ipatigil na ang operasyon ng isabong. Ang mga naging basihan ng Pangulo sa desisyong ito sa pagsaksi ni Victoria Tula. So isabong will end by tonight. Bukas. Lalabas ito bukas. Base na rin sa rekomendasyon ng DILG, ipinapatigil na ni Pangulong Duterte ang isabong. It was working against the our values. And yung impact sa pamilya, pati sa tao. Mahigit 8,000 ang kinausap ng DILG sa buong bansa sa utos ng Pangulo. 62% ang tutol sa pagpapatuloy ng isabong. 34% ang nagsabing ituloy pero higpitan ang regulasyon. 4% naman ang pumabor dito. Ang pagkakalulong at mga kaakibat na problemang naguugat dito ang tinukoy na dahilan ng mga tutol sa isabong. May nababang karote, nalulubog sa utang, nasisira ang mga pamilya, napapabayaan ng pag-aaral o trabaho at ang ilan nasasangkot pa sa krimen. There may be economic benefits but definitely these are outweighed by the social cost of this sabong. Ang delivery rider na si Ray, hindi niya tunay na pangalan, online sabong ang pinagkakaabalahan. Madali raw kasing mahumaling dahil pagpanalo, lalong maiinganyong tumaya. At pagtalo, mas manggigigil bumawi. Kung kita mo, kapag nalulong ka, maubos pa eh. Minsan wala ka nang kikitain, bunado pa eh. Kasi dati po, hindi ako nag-online sabong. Nakaipon pa ako eh. Ngayon, wala na eh. Bagaman isa siya sa mga parokyano ng isabong, pabor siyang ipasara na ito. Maraming natulungan, kaso lang marami din buhay na sisira po. Opo, ang atikati yung iba, nagnakaw na lang. Isa pa sa mga pabor sa pagpapatigil nito ang pamilya ni John Claude Inonog na kabilang sa mga pinaniniwala ang dinukot sa Manila Arena noong Enero. Hindi raw naglalaro si John. Driver lang daw siya ng FX na inarkila ng mga sabungero. Sa bawat araw na lumilipas, lalo raw nahihirapan ang kanyang pamilya. Yung mga apo ko, yung anak niya ni Claude, pag nagtatanong, pa, bakit hindi pa umuwi si Papa? Ang hirap po sagutin. Yung mga kapatid niya nagtatanong pa, nakita mo naman si Kuya. Ang hirap po sagutin. Ang hirap po isipin kung anong ginawa nila sa mga bata. Pero may mga umaasa ring hindi ito aalisin. Dito rin po kami kumukuha ng panggastos pang araw-araw. Huwag naman po sana isara ng biglaan kasi legal naman po ito. Sabi ng PAGCOR na regulating agency ng isabong, ipatutupad nila ang utos ng Pangulo. Maglalabas daw ng memorandum si Executive Secretary Salvador Medialdea para rito. Ipapaalam din daw ng PAGCOR sa Commission on Audit o COA na simula ngayong araw ay wala nang aasahang koleksyon ng ahensya mula sa isabong. Sa kanilang pagtaya, nasa mahigit 600 million pesos ito kada buwan. Ang PNP naman makikipag-ugnayan daw sa PAGCOR. We will wait for the official communication kung paano po ba natin isasagawa yung pag-inspect at pag-monitor. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Ayon naman kay Atong Ang, isa sa pinakamalaking operator ng isabong, susunod sila sa utos ng Pangulo. Sila raw ay titigil operasyon na simula ngayong gabi kahit na wala pang utos ang PAGCOR. 15 dayuhan ang nagpositibo sa COVID-19 at naka-quarantine ngayon sa Palawan. Ating saksihan.
Sa gitna ng unti-unting pagbango ng turismo sa Pilipinas, 15 dayuhang turista ang nagpositibo sa COVID-19 sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa Department of Health, 2 ang nagka-mild symptoms noong April 27 to 28, habang asymptomatic ang 13 pa nilang kasama. Inadmit sa ospital ang isa at naka-quarantine naman ngayon ang iba pa. Bakunado naman daw silang lahat. Pinag-aaralan pa ng Regional at City Epidemiology Units ang sitwasyon. Sa Palawan, ang bayan ng Cagayan Silio lang ang nasa ilalim ng Alert Level 1, habang nasa Alert Level 2 ang iba pang lugar sa probinsya hanggang May 15. Simula naman ngayong araw hanggang May 15, Alert Level 1 na rin ang Nueva Vizcaya, Misamis Occidental, Talisay City sa Cebu, Antipas Cotabato, at Bangas South Cotabato. Habang nagluluwag ang restrictions, 6 na rehiyon ang nagtala ng positive growth rate o tumaas ng 2 hanggang 30 ang COVID cases doon. Ayon sa DOH, 2 linggo na ang pagtaas ng kaso sa Region 4B, Region 5 at Region 8. 1 linggo naman ang positive growth rate sa Region 2 at 7. Bakuna ang isa sa itinuturing na sandata kontra COVID, kaya para mapataas ang bilang ng mga bakunado, nais dalhin ng pamahalaan ang vaccination program sa mga paaralan. Sinabi na raw ito ni Health Secretary Francisco Duque kay Education Secretary Leonor Briones. Parang yung dati, yung mga bata tayo, niksina na tayo ng mga kanilang infirmary ng mga iba't ibang bakuna like measles, yung sa polio. So gagawin din natin to for COVID for basic learners from 5 to 11 years of age. At ngayong 6 na araw na lang eleksyon, hinimok ng Pangulo ang mga botante na magpa-booster. Because it's election time, there will be a crowding again of people congregating, and it would be good to have the boosters shots before you go out and mix with the crowd. Von Aquino, GMA News. Makibalita na po tayo sa paghanap sa 3 bata na nawala habang naliligo sa Taal Lake. At mula sa Balete, Batangas, Saksi Live si May Bermudez. May? Pia, alas 9 ngayong gabi, pansamantalang itinigil ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operation sa mga batang nawala dito sa bahagi ng Taal Lake sa Barangay Look, Balete, Batangas. Sa pinakahuling report ng Philippine Coast Guard, nakuha na nila ang katawan ng 2 sa 5 bata na naligo dito kaninang tanghali. Ayon sa PCG, isinama mga bata ng kanilang lolo at tiyahin dito sa lugar na pawang mga taga-barangay Santo Toribio, Lipas City. Itong mga batang edad 12, 10, 2 sa kanila ay 8 taong gulang at 7 taong gulang naman ang pinakabata. 10 metro mula sa shoreline at tinatayang 15 feet underwater kaninang alas 5:05 ng hapon, na-retrieve ang katawan ni Sherin Astrid De La Rosa, 8 taong gulang. Matapos naman ang 10 minuto, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Jamie Rose Ann Hakutan, 12 years old. Nagsagawa ng surface search ang mga tauhan ng PCG, MDRRMO Balete at local officials sa lugar. Tumulong na rin ang ilang residente sa paghahanap sa mga bata. May ilang diver naman mula sa Special Operations Group Southern Tagalog ng Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng underwater search para hanapin itong mga bata. Masakit po. Masakit talaga. Hindi ko nga rin po talaga alam na sila ipupunta rin. Sa una, parang ngayon, parang hindi naman nila siguro ginusto yun. Kasi po kaya po ito yung restricted area na nga po. Kasi may nangyayari nga pong mga incident ng ganito. So nilagyan na po namin ng karatula doon na bawal nga pong maligo na dito kasi delikado na po ang lugar. So sila po kasi medyo parang, ewan ko po kung anong merong silang naisip at dumidiretso pa rin po sila. Pero bawal na po yung dito. Magpapatuloy bukas ng 6:00 ng umaga ang search and rescue operation para hanapin yung 3 batang nawawala. At live mula rito sa Balete, Batangas, ako si May Bermudez, ang inyong saksi. 2 timbog sa buy-bust operation sa Navotas. Nasabat sa kanila ang mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu. Saksi si Marisol Abdurrahman. Already, nag-usap na sila.
Sa madilim na bahagi ng barangay Daang Hari sa Navotas, napagkasundo ang kunin ang binibiling droga mula sa mga runner. Doon nahuli sina Mark Joseph Nicandro at Jomer Hayona, mga tauhan umano ng target ng operasyon na si Dennis Nano. Ayon sa mga otoridad, kabilang si Nano sa mas malaking grupong sangkot sa illegal na droga. Meron pa siyang ano, meron pa siyang mas mataas sa kanya na Taiwanese. Taiwanese. Ang tawag sa Taiwanese na 'yon ay ama. Nakuha sa kanila ang 160 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Na-recover din ang isang granada. Bigumang mahuli si Nano, malaking bagay pa rin daw ang pagkakahuli sa dalawa, lalo't marami-rami ang parokyano ng grupo. Itong kanang kamay niya, ito yung tinatawag nilang kabayo niya na kukuha ng item niya. Hindi naman itinanggi ng dalawang naaresto ang akusasyon. So ngayon, anong trabaho sa kanya? Napag-utusan lang po ako, ma'am. Dala lang po ng kahirapan, ma'am, kaya po gumawa ng ganito, ma'am. Napag-utusan ka na ano? Magatid lang po nun, ma'am. Siya di sinumunod naman po ako, hindi ko po alam kung ano laman po niyo. Patuloy ang pagtugis kay Nonan at sa iba pa niyang kasamahan na ayon sa Navotas Police ay malawak ang operasyon dahil hindi lamang dito sa Navotas o sa Metro Manila, kundi sa Regions 4A at 3. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Anim na araw bago ang eleksyon 2022, dapat alam mo na ang mga dapat at hindi dapat gawin at dalhin sa iyong pagboto. Saksi si Oscar Oida. Sa pagboto sa May 9, mahigpit pa rin ipatutupad ng COMELEC ang minimum health protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon sa COMELEC, hindi kailangan ng face shield, vaccination card o resulta ng antigen o RT-PCR para makaboto. Magsuot lang ng face mask at yaking rehistrado kayo. Pagkapasok na pagkapasok niya ng polling place, ang unang i-check ay ang inyong temperatura. Kung walang sinat o lagnat, pwede nang pumasok. Pero kung ang temperatura niyo ay 37.5 degrees Celsius pataas, itatabi kayo ng sandali at pagkatapos ng ilang minuto ay muling i-check ang inyong temperature. Kung mataas pa rin ang temperatura o may ibang sintomas ng COVID-19, dadalhin kayo sa hiwalay na isolation polling precinct kung saan kayo boboto. Sa mga wala namang sintomas, maaari nang hanapin ang inyong pangalan sa nakapaskil na voters list para malaman kung saang voting precinct pupunta. Lumapit na sa Electoral Board at kanilang kukumpirmahin ang inyong pagkakilanlan sa biometrics ng inyong registration. Hindi required na magpakita ng ID, pero maiging magdala nito sakaling hanapin ang Electoral Board. Ang Electoral Board ang mag-aabot sa botante ng kanyang balota, ballot secrecy folder at marking pen. Inspeksyonin muna ang balotang ibinigay sa inyo para tiyak na wala itong sira o mga marka. Sa pagboto, kailangan buong bilog ang ishade o itiman. Tiyakin ding di magusot, mabasa o mapunit ang inyong balota. Pwedeng mag-abstain o walang iboto o mag-undervote o kulang ang iboto sa kada posisyon. Pero huwag na huwag susobra o mag-overvote dahil kapag sumobra po ang inyong binoto, hindi po babasahin ng makina ang inyong boto para sa posisyong yun. Tig isang kandidato lang po ang piliin sa pangulo, pangalawang pangulo, congressman, party list group, governor, vice governor, mayor at vice mayor. Hanggang 12 senador naman ang pwedeng piliin. Ang bilang ng mga provincial board member at mga konsehal depende naman sa inyong lugar. Pagtapos na mag-shade ng balota, ipasok ito sa vote counting machine na may ilalabas na resibo pagkatapos. I-check ang resibong ito kung tugma sa inyong mga binoto. Kung tugma ang resibo sa inyong ibinoto, ihuhulog ang resibo sa isang kahon at magpapalagay ng indelible ink sa kanang hintuturo. Kung hindi tugma, dalhin ito sa Board of Election Inspectors para mai-record. Huwag na huwag ilalabas sa presinto ang resibo.
At bagaman hindi ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone, bawal ang paggamit nito sa loob ng polling precinct. Bawal litratuhan ang inyong balota o ang resibo pagkatapos bumoto. Bawal rin po ang mag-selfie. Bawal dahil yan po'y pwede maging dahilan para sa tinatawag na vote buying o vote selling. Ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Sa huling bugso ng kampanya, nakatanggap ng pag-endorso ng iba't ibang grupo, kabilang ang Iglesia ni Cristo, ang ilang presidential at vice presidential candidate. Saksi, sina Salima Refran, Maris Umali at Ian Cruz. Nagdaos ng town hall meeting ang dambalang Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa Nasugbu, Batangas. Nakipagkita rin sila sa Lacson-Soto Support Group at kay Vice Mayor Larry Albano. Bago bumiyahe pa Batangas, nangampanya ang magkatambal sa Muntinlupa kasama ang isa nilang senatorial candidate. Hindi man mataas ang numero sa mga survey, naniniwala ang magkatandem na ang tunay na survey ay ang mismong eleksyon. The ultimate survey result will be on May 9. Tingnan na lang natin kung zero ako sa Visayas at zero ako sa Mindanao. O palagay mo na 50% ang boboto sa'yo. Baka mga 20% lang doon ang hard voters. Yung iba, soft voters na. Yung soft voters, pagka biglang natauhan, kung tutuusin, nasa Panginoon niya. Nag-press conference din ang dalawa sa Tagaytay City kung saan pinuri ni Lacson at Soto ang pagpapatigil ni Pangulong Duterte sa Isabong. Pinaunahan ni Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte ang meeting de avance ng unit team sa football field sa Gimbal, Iloilo. Kasama nila ang ilan nilang senatorial candidates. Ininanais ko na maging leader na ipagkakaisa ang Pilipinas. Kagaya po ng pag-init ng pagtanggap ninyo dito sa Gimbal, ganun din po ang init na pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. Nangampanya kami ng kapayapaan. Sinasabi namin, itutuloy natin ang mga build projects ni Pangulong Duterte na mga infrastructure projects na nagdadala ng peace and development sa mga lugar kung saan sila ginagawa. Ang dambalang Marcos Duterte ang susuportahan ng Iglesia ni Cristo ngayong eleksyon 2022. Inanunsyo yan ngayong gabi ng pamunuan ng INC. Malugod namang tinatanggap ng unit team ang endorsement ayon sa tagpagsalita ni Marcos. Hindi naniniwala si Manalo Mayor Isko Moreno sa lumabas na resulta ng Pulse Asia Survey kung saan naungusan na siya ni Senador Manny Pacquiao sa ikatlong pwesto. Ito, opinion ko lang ha. Ang gusto kasing i-project ng mga magagaling na tao sa komunikasyon, ito ay laban ng dalawang tao lang, ng pula at dilaw. Kanina binisita ni Moreno ang ginagawang Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila. Ayon sa alkalde, world class ang mga pasilidad nito na kayang tumanggap na nga abot sa 15,000 estudyante oras na mabuo sa susunod na taon. Sa Facebook Live naman ni Dr. Willie Ong, nagbabala siya laban sa mind conditioning at brainwash na talamak daw lalo't ilang araw na lang eleksyon na. Pag marami tayong boto, unang-una, papakinggan tayo ng politiko, magkakaroon ako ng pwesto, mabibigyan ko kayo ng maraming tulong sa kalusugan. Mga probinsya sa Western Visayas ang sinuyo ni Vice President Lenny Robredo ngayong araw. Nagpunta siya sa Santa Barbara, Iloilo at nagsagawa ng grand pasasalamat sa La Paz Plaza sa Iloilo City. Mas malakas na yung loob kong hingin ang inyong tulong. Dahil masasabi ko sa inyo, hindi ko sinayang yung tiwala na binigay ninyo sa akin. Muli rin niyang binisita ang bayan ng Kalibo sa Aklan kasama ang ilan sa kanyang senatorial slate. Sa isinagawang rally, pinasalamatan ni Robredo ang mga taga-suporta ng kanilang grupo, lalo na ang mga volunteer na siyang nangunguna sa kanyang kampanya. Nagtungo rin si Robredo sa bayan ng Tibiyaw sa probinsya ng Antique. Sa Quezon City naman ang kampanya si Senador Kiko Pangilinan. Dumalo siya sa mini-rally sa Barangay Baysa at kinumusta mga nagtitinda sa Muñoz Market.
para kay Pangilinan, kailangan sulitin ang nalalabing mga araw ng kampanya para mag-house to house at mangumbinsi ng iba. Yung latest survey kasi parang 2 weeks late, no? O 3 weeks late. Posibleng malaki na ang kakaibahan nung resulta noon at yung magiging resulta kung ngayon kunin yun. Dumalo rin si Pangilinan sa Rosas de Mayo rally ng mga taga-suporta sa Novaliches at sa local proclamation rally ng District 2 sa Commonwealth Avenue. Samantala, 30 transport at commuter groups ang nagpahayag na rin ng suporta para sa Lenny Kiko Tanda. Sa kanilang rally sa Baguio City kagabi, inendorso si Narobredo at Pangilinan ng 3 national artist at council elders ng mga katutubo mula sa iba't ibang lugar sa Cordillera. Naghayag rin ng suporta ang mga estudyante at mga dati at kasalukuyang opisyal ng St. Louis University, University of Baguio at University of the Cordilleras, pati na mga estudyante ng University of the Philippines, Baguio. Isang groundbreaking ceremony para sa Pacman Village ang dinaluhan ni Senador Manny Pacquiao sa Iligan City. Pagkatapos, nag-motorcade si Pacquiao papasok ng Marawi City, kung saan inabangan siya ng mga taga-suporta. Binisita rin ng senador ang Pacquiao headquarters sa syudad. Ipinangako ni Pacquiao na tututukan niya ang rehabilitasyon ng Marawi kung sakaling pala rin siya na maging pangulo. Yan naman ang advocacy natin, matulungan natin yung mga naghihirap na pamilya, lalo na yung nadamay sa kaguluhan. Kagabi, nasa Grand Rally sa Valencia City si Pacquiao na dinaluhan naman ang kanyang mga taga-suporta mula sa iba't ibang lungsod sa Bukidnon. Bago niyan, isang ritual ang ginawa ng Talaandig Tribe para gabayan umano ang senador sa kanyang pagtakbo. Ang kanya namang running mate na si House Deputy Speaker Lito Atienza, masaya sa latest Pulse Asia survey. Dapat hindi ako nanginiwala sa sabi, sinabi sa inyo. Number 3 na siya ngayon. Ako hindi magtataka ko. Pagdating ng eleksyon, May 9, Manny Pacquiao ang kukuha ng napakaraming boto ng mga taong nakapag-isip. Ako si Sanima Refran. Ako si Mariz Umali. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ang mga aktibidad ng iba pang presidential at vice presidential candidate, saksihan maya-maya lamang. Pinagkakaguluhan na sa ibabaw ng Tinajeros Bridge sa Malabon ang bagong panganak na sanggol na ito nang abutan ng GMA News. Noong una, walang nakakaalam kung paano napunta ang sanggol sa tulay, lalo pat nakakabit pa sa sanggol ang kanyang pusod. Maya-maya pa, dumating ang isang tricycle lula ng nanay ng sanggol. Ayun po yung nangalan, kuya. Pero agad siyang pinaalis at pinadiretso sa ospital sa takot na maubusan siya ng dugo. Kwento ng kapitbahay ng ina, patungo na raw sila ng ospital kaninang hapon, luna ng tricycle nang hindi nila namalayan. Lumabas na pala ang sanggol mula sa sinapupunan ng ina at nahulog na ito sa kalsada. Sabi namin dito, sabi ng mga anak, ano na daw, lumabas na, malayo na kami. Sabi ko wala namang bakas ng dugo, balikan natin. Nasa bahay pa lang daw kasi ang ina nang magsimulang lumabas sa kanyang sinapupunan ng bata. Uwi na lang daw po ako. Kasi nakalabas na daw yung ulo, dalian ko daw po. Pumunta po ako dun sa komadrona, eh hindi naman daw po ano ng komadrona kaya kasi po namamaga daw po yung paa. Tapos sabi niya itakbo na daw po sa ospital. Alalang-alala naman ang tricycle driver na naghatid sa ina. Wala raw siyang kamalay-malay na nahulog na pala ang sanggol mula sa kanyang tricycle. Ang takbo na sa wala pang 20, dahan-dahan kasi baka malag... Ano nga yung bata, inalalayan ko po yung bata, baka sabi nila na lumalabas na daw. Nasa maayos na lagay naman daw ang ina ng sanggol. Ang Malabon PNP, mag-iimbestiga pa rin daw. Turnover na lang sa WCPD at ang WCPD mag-intervene naman sa magulang. Tapos yung response ng emergency response ng barangay, sila ang kukuha at turnover sa mga kamag-anak. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pulis na nahulikam na nanutok ng baril sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, inireklamo. Nagugat ang pagbawala ni Police Corporal Wesley Hernandez dahil sa away sa kanyang girlfriend. Sumugod siya sa bahay ng kanyang nobya. Binato umano ng pulis ang helmet ang nobya kaya sumaklolo ang kapatid at live-in partner nito. Tsaka nanutok ng baril ang pulis. Inireklamo ang pulis sa QCPD at naglabas ng restrictive custody order laban kay Hernandez.
Nag-duty pa raw si Hernandez na naka-assign sa QCPD Station 40 at hindi sumurrender sa kampo. Tatratuhin na raw ahul si Hernandez ng PNP dahil hindi na siya sumasagot sa tawag ng kanyang mga commander. Nakatakdang sampahan ng kasong grave threat, alarm and scandal, at paglabag sa COMELEC gun ban sa Hernandez dahil sa pagdadala ng baril ng off-duty. Kilabot na termite gang umatake sa isang mall sa San Pablo City, Laguna. Sa investigasyon, galing sa isang creek ang mga sospek at gumawa ng butas papasok ng mall. Sumabay daw ang mga sospek sa event ng mall para hindi marinig ang ingay ng kanilang paghuhukay. Tiyempo naman nakita ng isang security guard ang ilaw at galaw ng mga sospek at agad inireport sa pulisya. Agad daw bumalik sa lungga ang mga sospek. Walang nakuha ang mga sospek na posibleng nasa loob pa ng butas. Bantay sarado ng pulisya ang paligid ng mall. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Sa akusaong gulay, tinatapon na lang ng ilang magsasaka sa pinggit. Nabubulok na raw kasi ang mga ito dahil kaunti lang ang mga nag-aangkat na negosyante. Ayon pa sa mga magsasaka, gustuin man nilang dalhin sa Maynila mga gulay, binabarat naman sila dahil sobrang dami ng imported na gulay sa Maynila na mas mura ang presyo. Umaasa na lang daw sila sa mga mamimili na umaakyat ng bingget. Dahil sa sobra-sobrang supply, nasa 10 piso kada kilo na lang ang sayote at pipino, 20 pesos ang repolyo at mahigit 30 pesos ang carrots. Edukasyon, agawan ng lupa at healthcare system. Kabilang po yan sa mga pinag-uusapan ng iba pang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Saksi si Katrina Sol. Okay, so ano pa po ano? Sa kanyang pagsalang sa e-rally, tinalakay ni Jose Montemayor Jr. ang ilang problema sa healthcare system sa bansa. Marami naman talaga ang healthcare workers, kaya lang mal-distributed, puro nasa Maynila. Distribute natin talaga sa mga probinsya. Wala namang pampublikong aktibidad ang kanyang running mate na si Rizalito David. Sa isang pagpupulong kasama si Leonie de Guzman, inireklamo ng mga taga-barangay Inarawan sa Antipolo ang problema ng land grabbing. At pag ako'y pinalat, maghanda-handa na yung mga land grabber. Pabawiin natin ang mga lupang to at ibibigay natin sa mamayang Pilipino. Dumalo rin si De Guzman sa online interview ng UP Baguio at sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022 kasama ang kanyang katandem na si Walden Bello. Kung maluluklok sa pwesto, 1 trilyong piso na pondo raw ang ilalaan ni Bello sa edukasyon. At doon, 300 billion of that should be devoted to improving the quality of education at all levels. At kasama na rin natin dyan yung teacher upgrading. Lumahok din sa Pilipinas Forum si Norberto Gonzalez. Sinabi niya rito na hindi siya sang-ayon sa mandatory vaccination. Ang nagbibigay ng mga mandatory, mga police state, nasa demokrasya tayo at napakadali na makausapin ng ating mga kababayan eh. Nakipagpulong din siya sa ilang leader sa Caloocan. Walang pampublikong aktibidad ngayong araw ang tambalang Faisal Mangondato at Carlos Serapio. Pero kahapon, dumalo sila sa Idil Fitir Congregation Prayer sa Mindanao State University. Nakakuha naman ng endorso si Serapio mula sa isang MNLF elder. Dumalo sa isang pagtitipon para sa pambansang pagbabago sa Maria Orosa sa Maynila si Ernesto Abella. At mangyari po na magbago ang ating paningin. Magbago po ang ating pananaw. Magbago po ang ating pananaw tungkol sa ating sarili at saka po sa ating role sa ating bayan. Nagtungo naman sa Ilocos at Cagayan si Manny Lopez para makipagpulong sa mga lokal na leader doon. Nag-courtesy call siya kay dating Cagayan Vice Governor Estrella Fernandez at bumisita sa Iglesia Filipinas Independente sa Santiago Isabela. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. 3 oras sa estrada ng ilang motorista sa National Highway sa Barangay Kibukay, Upi, Maguindanao. Umambalang kasi ang ilang tipak ng bato, gayon din ang ilang puno ng gumuho ang lupa sa gilid ng bundok. Posibleng dahil sa madalas na pag-ulan, kaya lumambot na ang lupa sa gilid ng bundok. Wala namang nasaktan sa insidente. At ang iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Saksi. I think if I could control anything, it would be the overly aggressive and angry reactive triggers in people so that you could prevent conflict by immediately planting a seed of
while pausing empathy, love, and understanding. It's amazing to be a part of, you know. I feel like I've crossed the line and I'm on the other side, like, as a bit of a nerd fan. So it's great. Great! Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.